Kung sa pagtulong ng usapan ko, yun ulit sa kalam. Yo, yo, yo! Yo, mga kanuli, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning, good morning! Eto mga kanuli, at napaka-traffic. Grabe! Yan, oh! Digdigan ang traffic. Yan, shout out sa kanya, kaibigan natin. At eto mga kanuli, ay magpapahangin muna ako dahil sa malambot ang gulong. At, ay! Kabila, may buwabati sa atin. May uwa-approve dun eh. Sabi lang, kaya lang traffic eh. Ayun nga po mga kanuli, ay ngayon kami magkikita yung titingin ng paa ni Kuya Jerry. At nasa Pampanga pa siya mga kanuli. At nag-message siya mga 7:30 daw siya darating. Ayan, so papunta na ako dun mga kanuli para aagahan ko. Ayan, shout out sa'yo. Yo, yo, yo. Alright. At sinusukat yung hangin. Tapos yan, ay ako naman. At pupunta ako maaga doon sa bahay ni Kuya Jerry para maabutan ko. Dahil di ko kasi nakuha yung kanyang contact number at saka yung kanyang Facebook account. Kaya naman ay aagahan ko na lang para hindi siya makaalis kung may pupuntahan man siya. Okay, tara na. Natin papunta ng maaga. Siyempre tingin ako sa kanan, tingin sa kaliwa. Baka mamaya meron o overtake. Ano man, let's go! Ang oras po natin mga kanuli ay 6 alas 20 ng umaga. At dito sa kabilang side ay napaka-traffic na. Ayan, grabe, dikdikan na. Dahil nga sa yung kasi sa unahan pasukan ng mga estudyante sa elementary at sa high school. So yun ang nakakapagpa-traffic doon dahil sa bumababa yung mga estudyante na mga nasa jeep. So yan na nagpapatraffic doon. So maganda siguro kung may space doon na doon tatabi yung mga jeep na bumababa para hindi talaga magkukus ng traffic. Din dito, kasi doon sa unahan, eskwilahan. Kaya panigurado doon yan sa mga papasok at palabas ng mga estudyante at mga sasakyan doon. Alright. Mga alas 7, minsan alas 8, saka lumuluwag yung traffic dito. Ayan, at sige lang, sinisingit lang tayo. Ayan. Tayo dun sa bisita mga kanuli. Mukhang matatraffic pa yun si boss, yung kausap ko, yung traffic ngayon.
traffic dyan. Sa unan mga kanuli, kakanan po tayo. Grabe, traffic time. Sige tayo sa kaliwa. Sa kanan pala. Inyo, good morning. Grabe mga kanuli. Palusog na tayo mga kanuli, palusog na tayo at medyo malapit-lapit na tayo doon kay Kuya. Yan ang kanyang nilalakad mga kanuli, doon sa mataong lugar na yon, doon sa Maismilahan. Hanggang dito ang kanyang nilalakad. Diba? Oo. Tapos ito banda yata yun o doon pa sa baba? Ah, doon pa sa baba mga kanuli. Ay, lampas na ako. Lampas na ako. So dito tayo, babalik tayo konti. Yan. So ito, papunta kay Kuya mga kanuli sa bahay na yan, sa loob. Pasok tayo. Yan. So mga kanuli, andito na tayo sa bahay ni Kuya Jerry. Yan. At ginising ng kanyang bayaw. Eto mga kanuli, at nandito na si Kuya Jerry. Yan. Yan. At ang kanyang anak. Yan. May school ka? Pasok ka sa school? Ano oras? Alas 8. Bali may darating yung ano, titingin ng paa mo. Sabi niya 7:30 raw, kaya lang traffic. Traffic dyan eh. Bali papatingnan lang muna natin para kung ano yung suggestion niya. Hello Budinay, ilan taong ka na? 5 years old. Ay. Eh si papa mo. Gusto mo bang magkaroon ng paa si papa mo? Huh? Gusto mo magkaroon ng paa? Para makalakad dyan na hindi niya gamit yun? Saklay? Po. Para? Sa kanya. Para? Kanya po. Sana magkaroon siya ng? Ano po? Tungkod po. Ha? Tungkod. Tungkod? Meron na siyang sungkod eh. Yung yun doon, yung karugtong ng paa niya. Gusto mo ba yun? Ayan po mga kanuli, at tinanong ko si Kuya Jerry tungkol doon sa sinabi ko na tricycle na magiging service ng anak niya. Atensyon doon sa eskwilahan. So ngayon ay wala pa raw nakikita para sa kanya magiging school service. So antay-antay lang tayo mga kanuli kung kailan siya makakuha. Basta yun ay magiging bayad nun, ay sagutin na natin yung mga kanuli monthly nung school service. Lalabas na po ako. Opo, opo. Opo, opo. Okay. Ayun, lumampas sila. Ayun oh. Naka Innova. Innova na gray. So abangan ko. At ang galing. Ang galing na kuha agad yung instruction. Yan kasi yung gate na green. Yan oh. Pumasok na sila. At ayun sila mga kanuli.
Dalawa yata sila, baka ang kasama ay assistant or asawa. Tingnan natin. Yan, si Doc. Yan, ganda ng sasakyan. Good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga. Ma'am, magandang umaga. Andiyan po yung bahay. Opo, sige po, okay lang po. Ayan, mga kanuli. So mamaya natin siya lubos na kilalanin, no? At nagkakilala lang kami sa social media. Ayan na si Doc, mga kanuli. At ang kanyang kasama, si, ay kasama niyo po, ano pong pangalan? Emeline, sir. Si Ma'am Emeline. At si Sir Edgar. Si Sir Edgar, oo. Ayan. Andito po yung bahay niya. Ayan. Dito po tayo. Hindi po nangangat yung kambing. Pinupulutan. Dahan-dahan po kayo. Pinupulutan lang yan. Ano na, dito si Sir Edgar. At si Ate Emeline. Ayan po si Kuya Jerry. Ayan. Ayan si Sir Edgar. Magaling na siya, no? May masakit ba? May konti. Kunti lang? Sige nga, tikit ka nga. Sige, tikit ang pagkawal. Saan ang ginalawa ko? Sige, toro mo doon. Isa pa. Sige pa, kaya mo ba? Yung ibang parte ng ano, ito lang ba yung nadali talaga? Ito na lang, isa ko man, ito yan na. Kahit nga gas-gas, wala ako eh. Ito wala sa iyo. Ayan lang. Sige nga, kayo. Ating trabaho mo sa before ka na security guard po. Totoo lang, security guard. So, gusto mo mag-security guard. Makakatrabaho ulit. Parang ganun pa rin, no? Lakad-lakad na naman. Lakad-lakad.
hindi naman nagbubuhat. So ang above nilang kung sa haba ng stem mo no ay compare natin dito sa kabila, halos gitna lang naman. Maganda yung haba niya, meron siyang ibig sabihin may lever arm na para mag-control ng prosthesis no. Pero pag tiningnan natin to, kung i-compare natin dito, medyo lumiit na siya. Kasi ito dahil to sa ano yung konti lang activity ba nung before after na putulan, walang exercise. So ibig sabihin pag ganun yung blood circulation medyo mahina, kasi ang mga cells natin sa katawan, yung smallest living things na ano, so kumakain din yun eh no, dahil sa ang pagkain niya kinukuha niya lang din sa dugo. Kaya kapag mahina yung activity no, so yung blood circulation mahina din, so yung pagkain mahina din, kaya lumit yan. Dapat mag-exercise ka rin no. Kaya mo naman, maganda naman dahil nakakatayo ka mag-isa na walang saklay, ibig sabihin kaya mo yun gumamit ng prosthesis. So yun lang ang practice lang din. May mga nakita ka na ano? May idea ka na ba tungkol sa prosthesis? Magtingin na rin naman. Tingin ka na sa ano, no? O, ang magandang ano, pwede natin gawin to sa suction socket, secondary suspension tali nito ng kaunti. Pero gagawin natin suction kung sakali na magawa kita ng prosthesis. Okay. Suction mga kaloli. Ay, ano, pwedeng pakipaliwanag yung maaaring gawin sa kanya? Yung direct suction socket, sir, ibig sabihin yun, yung prosthesis, kumakapit siya doon sa skin lang, sa stump, na walang strap. So, through vacuum yun. Nagbabacuum siya. Meron siyang, dito sa dulo ng socket, meron siyang valve na nilalagay, one-way valve, doon din hinuugot yung ano, yung stump, yung residual limb. Tapos ibabalik natin yung valve, magbabacuum na siya, hindi na siya malalaglag, kakapit ng kakapit. Ang kagandahan noon, maganda yung control niya dahil nakakapit talaga siya doon sa leg, no? Oo, at saka walang ano restriction. Mga sa ano, kasi yung galaw ng ano natin dito nung sa hip joints, no, yung hip. Maraming galaw yan, yung abduction, yung flexion, extension, tapos adduction, tapos may circumduction pa, paikot yan eh. Kung naka-strap siya dito, siyempre mare-restrict yung ibang galaw, no, na mahirap yung galaw. Tapos so yun lang, medyo mahigpit ang paggagawa dapat no? No? Tapos baka minsan kailangan nating subaybayan kasi baka hindi natin magawa ng isang gawa lang, may posibilidad yun. Pero ang gagawin natin kapag ganun is dapat tuloy-tuloy lang yung practice, tapos titingnan natin kung talagang kumakapit yung suction. Oo, yun yung ano. Yung laptop natin. At meron na siyang option. At mamaya, marami pa, baka may ano pa siya, may mga additional pang sasabihin. O, pakinggan natin mga kanon. At ang kanyang opisina ay nasa ano, Pampanga, no? Pampanga, sir, sa Florida Blanca, Pampanga. Sa Barangay San Jose, Florida Blanca, Pampanga. Okay. Contact number, sir, baka sakaling may mga viewers. 0917-832-2042. Tapos makikiya is Poker Prosthetics and Orthotics po. Ang pinakang para madali siyang makita ang katabi niyang mga ano ay yung landmark kasi ano eh, malapit sa Basa Airbase. Tapos papunta siyang Porat from Basa Airbase siguro mga
3 kilometers lang. Ah, yan lang yung pinaka-landmark na mas madaling mahanap siya. So ay mga kanuli, at yung po ang contact number ni Sir Edgar at Pampanga, no? So kung baka meron kayong mga kaibigan or kakilala, pwede po kayong kumontak sa kanya at nagre-reply po siya doon sa number na yun. Pwede nyo rin pong tawagan at para pwede rin po kayong mag-inquire. So yan, isa sa mga patient. Yan po sa isa sa pasyente ni Doc Edgar. Galing, no? Parang nakakatuwa pag nakita mo na agad na gano'n na yun, no? Nakakatuwa. Pero sa training pa lang yan. So habang sa umpisa kasi medyo mabagal, no? Mabagal ang lakad. Ayan po yung medyo may pitik din. Different kind of ng ano mga kalim, mga paa na pwede kay Kuya Jerry. Kung ano na kaya maaaring mga yung pressure niya, no? Oo, pero ano yan, yan, pag ganyan, ganyan yung pressure namin. Tapos yan, yung discount, ganyan lumalabas yan. So yan, nakasaya ano siya, side view siya, digital view siya. So itong ano, itong socket niya, carbon fiber, may inner socket siya na plastic, yan yung nagda-direct contact sa skin mo para hindi ma-irritate yung skin. Tapos, yan, may valve siya. No, yung sabi ko one-way valve para lumapit siya pa din, hindi siya matanggal. Suction. Tapos yan, ito naman, yan, ganyan din siya, mataas natin ng kaunti, yes yung paa, carbon fiber. Yung sakit, talos ganyan din, parehas lang din, walang mga ano, kasi yung sakit naman maayos-ayos pa, kahit saan naman yung internet na ito. So ito, ganyan, ganyan yung mahalaga niya. Ito naman, braking ni naman to, kapag nilagyan mo siya ng bigat, naglalak siya. So kahit may angle siya, nakatupi siya ng kaunti, pag nabigyan ng bigat, naglalak siya, hindi siya tumutupi. Ayan. Grabe yung iba, no? Alos kalating million, no? Oo, oh, yung ano, ayan, yung isa naman. Oo. Pero pinapakita ko lang yung different kind ng ano. Wag mong isipin mo na yan. Ano lang, pinapakita ko lang na ganyan yung mga choices natin. Ganyan yung mayroon sa merkado. Meron pa nga mga ano, computerized nagkakalaga million. Mm-hmm. O yung alam mo yun sa military na binigyan na President Duterte. Mm-hmm. O, pero maganda yung function lang. Ito naman, ito yung kung sa akin, dito lang kita i-recommenda. Maganda to. Sakit, pag napapansin mo, lahat ng sakit na magigandang tuhod at saka paa. Parehas din. Ito importe din to. German quality na ano to. Ito ganun din. German quality na to. Ito, yun, dahil tinutulungan ka rin ni Kuya Noli, siyempre sponsor or ano yung way, madali natin naman tong anuhin na para matulungan ko rin kayo. So yun, ito yung ano, yung katulad dun sa kay Nicole, ayon dun sa babae, ganito pinakita ko, ganito yung tuhod niya. Ang design nito polycentric. Tapos doon sa loob niya, may spring siya. Kaya pag inangat mo siya, swimming, automatic, tumutulong na yung spring para dumiritso yung tuhod. Tapos kapag inapak mo siya, nilagyan mo ng bigat, hindi siya tumutupi. Dahil dito sa design ng ano, ng tuhod, no? Yan, dahil dito sa design ng tuhod, polycentric. Tapos yung paa, pwede ka may chinelas. Yung kill nito, plastic na ano, matibay yan. Talaga kasi matibay din siya. No? So, yun. Ito, hindi na kita i-recommenda dito kasi masyadong pang mabagal lang to. Ito din, ang
function nito, nag-walk siya. Kapag nilagyan mo siya ng bigat, naglalock din yun, braking. Pero ito mas lalong babagal, pang mabagal ang lakad dito. As compared doon sa full center. So ito yung ano ko. So yung mga kanuli yan ang pinakang suggestionan. Above ni transpemoral. Yan. Yan ang kanyang recommendation. Kay Kuya Jerry. Yan. So ang ano, specification yan, above ni consa medical terminology, transpemoral siya. No, yung femur, yung bone natin dito, nag-iisang bone yan. Yan yung ano, femur. Transpemoral. Ang specs niya, carbon fiber socket with flexible inner socket, may suction valve siya. Pwede rin kitang bigyan ng additional na suspension talaga para panigurado lang na kahit anong mga activity mo, hindi ka basta-basta nalaglag yung prosthesis. No? Tapos, pwedeng ano siya, 3R15, actually hindi yan 3R15, 3R20 to 3R20 na ano, na tuhod polycentric yan. Ito yung ito yung 3R15 eh. 3R20 yung type ano lang may kanta sa, so yan, autobok na yung alright mga kanuli, kaya natin to. Kaya natin to. Alright, di na kami namadali yan eh. Basta at least may idea na tayo mga kanuli, meron na tayong idea sa mga possible na para kay Kuya Jerry. Ayan po mga kanuli, bali eto ay nag-usap na kami ni Kuya Edgar. At yun nga po, pagka naka ano na ako ng fund, pagka meron na, ay pupunta kami doon sa kanyang opisina. At ang mga materialis niyan mga kanuli ay galing pa po ng Germany. Talagang mga original mga kanuli. At sabi ni Kuya Edgar, halos tatagal talaga siya. Nang mga 5 years papataas, no? Oo, tatagal siya mga kanuli. At ang isa sa maganda ay yung maintenance. Pagka may problema ay pupunta lang doon kay Kuya Edgar. At maganda eh, libre na ni Kuya Edgar. Ayan, at ang halaga niya mga kanuli, ang total price niya ay binigyan na ako ng magandang discount mga kanuli. At hindi talaga siya yung pinakang price niya. Binigyan niya lang ako ng price na, binigyan na lang ako niya ng big discount kasi para kay Kuya Jerry. Dahil nga sa, para daw makatulong din siya sa akin at kay Kuya Jerry na magkaroon ng trabaho. Ang halaga niya mga kanuli ay 70,000. Pero hindi yan yung pinakang halaga mga kanuli, talaga binigyan na ako ng special discount. So ayun, yeah. Oo. Pwede mo pakita? Oh, pwede mo pakita. Ayan po ang pinakang price niya, oh. Oh. Nakakalula, no? Grabe. Bago namin, ano. So, ito, talagang para to sa persons with disability, ano to, yung workshop na to, may training area kami dyan, yung fabrication nandito, yung opisina dito sa gitna. Ayan, may pumunta sa ano, pasyente na nakaraang ano ito. Ay mga kanuli, at marami rin pala silang ano, customer, marami rin pala silang pasyente. Pagka ganyan, Dok, magti-therapy pa siya? Nire-recommend ko na magpa-therapy siya para matuluan siya ng... Pero dun din sa inyo? Siguro yung therapy, mag-invite na lang din ako ng PT para tumulong din sa kanya. Pupuntahan siya dito? Hindi, doon na lang sa pagpunta niyo na itatiming natin para ma-therapy ka rin doon sa pagpunta mo sa Jerry. Alright. So mga kanuli, galing no? Pati yung therapy, sasagutin na ni Doc. Ayan mga kanuli, ikalat nyo itong video na ito mga kanuli, ikalat nyo, i-share nyo. Baka pwede nyo paki-share para kumalat sa buong Pilipinas. Para kumalat din ang ano niya, ni Doc, ang kanyang clinic, no?
At para matulungan din natin siya na magkaroon pa siya ng maraming customer. Ayan. Tutulungan ka namin ni Sir Noli. Kasi ako na, kaya kami pumunta din dito dahil sinabi nga ni Sir Noli na may gusto siyang tulungan. So, ako talaga, ayoko rin na mabigo tayo sa lakad na to. Ano yan, mahabang ano pa yan yung laban mo eh. Bata ka pa. Kaya-kaya mo naman magtrabaho, kaya pa yung prosthesis, kaya mo pa lumakad ng hindi man katulad nung dati na kasimbilis ng dati, pero kaya mo talaga maging independent, kaya mo pa mong bumalik sa trabaho. So yun lang, tsaga-tsaga lang. Yes sir. Yeah. Ano ni, maraming salamat po pala. Si Sir Edgar ng Spoyer po nga pala, Pampanga. Maraming salamat po sa pagpunta, ma'am. Welcome na welcome ka doon sa Espo Care. Sa San Jose, Florida Blanca. Iyan. Sa mga kanila, atin lang natin sila sa kanilang sasakyan. Kuya Edgar. Nakakami, pasakayin mo natin si Kuya Edgar, pati yung kanyang kasama. At niyaya ko sila mag-almusal, hindi na daw kasi may pupunta pa sila ng Pasay. Pag ano na lang, pagpunta sa kanila kasi maraming kambing doon eh. Maraming kambing. Ayan. Ito mga kalay, pasakayin muna nila. Ingat po kayo. Ingat. Ma'am, ingat kayo. Oo. Ingat. Oo po. Sana ano, madumami pa ang customer nyo. Para ano. Kala ko sa kanan ng Marilaw. Kawat pala yung ditong sa kaliwa po. Marilaw, no? Opo, malaki po yan. Tapos yung kabila, ano na? Pilipina Arena yata. San Jose Del Monte. San Jose Del Monte, ito pag dinretso. Bali po, dyan, ay magwi-wish naman kayo eh, no? Magwi-wish lang kami. Doon kayo, babalik kayo doon. Kakaliwa lang tapos. Kakaliwa, tapos may tulay kayo yung medyo mahaba-haba, kakanan. Pamanila na po yun. Okay, Opo. Sige, thank you. Opo, ingat po kayo. Ingat. Ay mga kanuli, no? May bago na naman tayong kaibigan. Ayan. Ayan. Palisin lang natin mga kanuli. Dalawa lang sila magkasama at ang kanya, hindi ko alam kung sekretary niya or... Search mo Kuya Noli Vlog sa YouTube. Eh makala bumibelo lang si ano, Kuya Richard. Sige po, ingat! Ingat po kayo! Sige, ikaw din! Opo! Malapit ka lang dito? Opo! Sige po! Ayun po mga kanuli, at balikan natin si Kuya Jerry para paalam na tayo at pupunta na tayo dun sa ibang location ng ating vlog. Right! Ayan, sige Kuya Jerry. Sige. At ano lang, balitaan na lang kita pagka ano yung lalakad tayo. Oh, maraming salamat po nga pala Kuya Noli. Tsaka kay Sir Edgar. Mag-ingat po kayo lagi. Sana lagi kayong gabayan ng Panginoon para sa pang-araw-araw. Salamat po. All right. Bye-bye. Sige, sir. Ayan. So, tumakas din hanggang dito lang po ang vlog na ito at maraming salamat po muli. Kay Kuya Edgar at sa kanyang ano kanyang trabaho. God bless din dahil sa pumupunta-punta rin siya sa iba-ibang lugar para puntahan yung mga kanyang pasyente. At salamat dahil sa kung sakali man na makapagpagawa na tayo ng paa ni Kuya Jerry,
ay libre na po yung therapy, mga kanuli. Ang galing, no? So salamat kay Kuya Edgar at binigyan niya ako ng magandang discount doon sa magiging legs ni Kuya Jerry. So bagamat wala pa tayong budget, mga kanuli, napakasaya ko na wala pa man ay nagbigay na siya ng discount para at least mapaghandaan natin yung magiging budget para kay Kuya Jerry. So yan, salamat po muli sa inyong lahat, mga kanuli. At ito ay naniniwala ako, mga kanuli, na ano, think positive lang ako, mga kanuli. Naniniwala ako na kakayanin ko to, mga kanuli, itong project na ito. At sabi ko nga ay hindi man tayo kalakihang YouTuber, hindi man ganun kalakihan ang ating kita, at basta naniniwala ako na kaya ko. At bukod dun, nasa likod ko kayo sa ating mga organic viewers, subscriber, ayan, sa ating mga sponsor, ayan, mga kanuli. At yun, sana ma-accomplish natin to, mga kanuli. Samahan nyo po ako, mga kanuli, na magawa natin to, na madugtungan natin ang pangarap ni Kuya Jerry, at para madugtungan din yung pangarap ng kanyang anak na nag-aaral, no, para matuwangan na rin niya kanya, matulungan niya yung kanyang misis sa pagtatrabaho at makapaghanap buhay siya, managdagan ang kanilang pumapasok na income pagka nagkapagtrabaho na siya uli at pagka mayroon na siyang paa. So salamat po muli sa inyong lahat, mga kanuli. Salamat, I love you all. Bye-bye. Shout out kay Shout out mo daw si Marita tsaka si Jojo Austria. Shout out kay Miss Marita at tsaka kay Jojo Austria. Ayan, sana ay maging member na rin kayo na hindi mag-escape ng patalastas.